The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. While Jesus was speaking, a woman from the crowd called out and said to him, "Blessed is the womb that carried you and the breasts at which you nursed." He replied, "Rather, blessed are those who hear the word of God and observe it." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Good morning, brothers and sisters. Pakibati din ng good morning ang ating mga katabi, especially our visitors from other places. Welcome po kayo sa ating parokya. To our online parishioners, thank you for praying with us also this morning. Nakakatuwa po kayo, no? Natutuwa ako kahapon na magbasa ng inyong mga comments kasi at saka yung mga nag-message sa akin na sinabi ko lang naman po na may isang online parishioner tayo na nagsabi na stick to the Bible na lang, Father, wag na kayong magkwento. Na-alarma ho yung marami sa inyo at nag-message sa akin, naku, Father, wag ho, magkukwento ho kayo, magkwento kayo. Kasi gusto namin na may kwento. Ayan. So nagkagulo tuloy tayo. Pero nangingiti ho ako kasi ito yung ebanghelyo natin ngayon. Ang sabi ng isang babae, buti pa nanay mo, no, napakaswerte ng nanay mo sa'yo. Your mother is so blessed. No? Your mother who has carried you in her womb and your mother who has nursed you at her breast. Maswerte ang nanay mo sa'yo, anak. At ang sabi ni Jesus sa kanya, "Oh woman, yes, I love my mother, but you are more blessed." Who are those who are more blessed? Those who hear the word of God and observe it. Yung mga taong nakapakinig at saka sinisikap isa buhay ang kanilang napakinggan. Ito po yung dahilan ko bakit ako nagkukwento. Kasi yung mga napapakinggan nating salita ng Diyos, hindi lang ito nasa Biblia o nasusulat. Kailangan ding makita ito sa ating ordinaryong buhay. Kailangan ding tumalab ito sa ating mga pang-araw-araw na ginagawa. To be blessed is to hear and listen to the Word of God and to live by it. As much as possible, we try to connect what we hear from the Scriptures to our life today. Yes, the Bible is an ancient text. But it is still very much relevant for us today because it has something to say to the way we live our lives today. At nung gabi po, sa Hello Father kagabi na aming program, naku, may mga humahabol pa ho. Sabi Father, wag niyong titigilan yung inyong kwento ha. Tapos na ho yan, nanay, ang issue. At nagbigay pa siya ng halimbawa. Father, kasi dapat pag nagsisermon kayo, ang galing niyo po, no? Ang dami niyong advice kay Father at natutuwa po ako doon. Sabi niya, pag nagsisermon kasi, dapat hawak niyo ang Bible tsaka yung newspaper. And I said, wow, beautiful, beautiful. Kasi daw, sabi niya, ang Biblia, salita ng Diyos. At ang dyaryo, yun yung mga nangyayari sa panahon natin ngayon. Na kung papaanong ang salita ng Diyos ay dapat magbigay liwanag sa mga kaganapan sa ating panahon. So Father, when you preach, again, a very good advice that I will try to follow also. Hold the Bible in one hand and the newspaper on the other hand. Kaya lang, hindi ko lang nasagot yung ating parishioner, hindi na ako nagbabasa ng dyaryo ngayon. Wala na akong bumibili ng dyaryo ngayon, no? Kayo ba? Bumibili pa kayo ng dyaryo? Lana, puro Facebook na yan. Tsaka puro YouTube ang balita, no? Puro social media na yan. Kaya nga humalapit ng bagsara yung mga na hindi naman dapat. Pero ang mahalaga yung, well, ang punto ay kailangan may talaban ang salita ng Diyos sa ating ordinaryong buhay. That's also the reason why we have SMG every Saturday. And we define SMG not just as Santa Maria Goretti, but also as a scripture message from God.
The scripture has always a message to us, because that is the way Jesus would want us to accept, appreciate the word of God. His message should always be connected and should always inform the way we live our lives today. Hindi ho pwede na nakapakinig tayo tapos walang nangyayari sa buhay din natin. Sa unang pagbasa, napakatindi ng sinasabi ni Prophet Joel sa atin. Later in our SMG Word, I will develop the book of the Prophet Joel, how important his message is to us today. But in the first reading, we heard about the Valley of Jehoshaphat. For those of you who have been to the Holy Land, and for those of you who would not be able to go to the Holy Land because of the situation right now, meron po kong kaibigang madre, dalawang madre. They were so excited to go to the Holy Land kasi they are meant to go next week. And then they were informed na their trip will be canceled. So mangiyak-ngiyak yung dalawang madreng kaibigan ko. Sabi nila, Father, we are so excited to go. But yeah, well, what can we do? And I was telling them, if you go to the Holy Land, you go to the Valley of Jehoshaphat. In sinasabi ni Prophet Joel in our first reading, in the Valley of Jehoshaphat, this is somewhere in the, well, if you've been there, and I would like to share with you, if you haven't been there, maybe a little description will help. Doon po sa opposite the old city of Jerusalem, merong isang bundok din, the Mount of Olives. And in the slope of the Mount of Olives, meron po doong isang sementeryo ng mga Hudyo. Sa kaliwa, sementeryo. Sa kanan, yung Dominus Flevit. The Dominus Flevit site is where Jesus cried when he saw the city of Jerusalem. To the left of that mountain slope is a cemetery for the Jews. And that's the Valley of Jehoshaphat. Doon nagpapalimbing ang mga Hudyo kasi ayon sa propesya ni Prophet Joel, that valley is the valley of decision. Ito yung sinasabi sa unang pagbasa natin. Nasa lugar na ito, magbibigay ng paghuhukom ang Diyos. God will make this valley the valley of decision for those who were perished and those who will be saved. And who will be saved? Those who are faithful to the word of God. And who shall be condemned? Those who have deserted God. At palagi ko itong mensahe ng propeta sa unang pagbasa ay mensahe pa din hanggang ngayon. There is a point of reckoning in our lives. There will always be a time and a moment when we will arrive at the valley of decision. We will be judged, not by any one of us, but by the Lord Himself. And basically the question of the judge to us, I was hungry, did you give me food? I was thirsty, did you give me drink? I was in prison, did you visit me? I was sick, did you care for me? Whatever you did to the least of my brethren, you did unto me. And whatever you did not do, you did not do to me. In the valley of decision, the metric and the measuring stick that will be used against us is what we heard in the gospel. To hear the word of God and observe it. Pakinggan ang salita ng Diyos at isibuhay ito. At ano yung tinig ng Diyos sa unang pagbasa sa propeta Joel? Pagbabalik loob sa kanya at pagtalikod sa kasalanan. Wear your sackcloth. Turn away from sin. And live your lives according to the commandments of God. At yun ang madalas ang nawawala sa ating pag-iisip. The way we live our lives today is somehow disconnected with the way God would have planned it for us. May plano ang Diyos sa tao, pero laging ang tao sumusuway at tumatalikod sa plano na yon.
Mamaya po, after this Mass and after our Bible encounter, I will proceed to a conference here in Saints Co. that we are organizing. This is a family conference. Pag-uusapan namin doon, well, if you have the time, you may also wish to join, although may registration. Pag-uusapan doon yung mga issue ng pamilya ngayon, ang issue ng hiwalayan ng mag-asawa, ang issue ng diborsyo, ang issue ng paano natin pangangalagaan ng ating mga anak na LGBTQ, paano natin pag-uusapin ang mga mag-asawa na ayaw nang magbalikan, paano natin haharapin ang mga konkreto at mga seryosong issue ng pamilya, mental health and the like. So yun pong pag-uusapan sa komperensya. At nung habang aming pinagpaplanuhan ito, ang tanong ng mga organizer ay, iiwasan ba natin ang mga issue na ito sa pag-uusap natin tungkol sa pamilya? Or is it about time that we talk about these things and we don't just put them aside and as if they don't exist? Now is the time of reckoning. Now is the time to make decisions. Now is the time to face, so to speak, the music of the reality of our families. Ang isang workshop po na mangyayari ay paano ba natin tutulungan yung mga families in irregular situations? Paano ba ang ebanghelyo ay mas magiging makabuluhan para sa kanila? Paano ba natin pangangalagaan ang mga pamilya na watak-watak at hindi naman ganun kagandahan ang kanilang sitwasyon? How do we care for the family in this day and age when the family is subjected to so much tension, to so many struggles, especially of separation, of migration, of economic hardship? Ito yung mga issue na kailangan ang ebanghelyo o salita ng Diyos ay magbigay liwanag at gabay. Hindi maaaring ang salita ng Diyos ay nandito lang nakasulat. Kailangan ang salita ng Diyos ay tatawid at tatalab sa mga bagay na hinaharap natin sa araw-araw. So in this Mass, we pray that the Word of God may really make sense in our daily life. That the Word of God may truly guide us and enlighten us when we make our decisions for the family. Because time will come when we will arrive at the valley of Jehoshaphat, the valley of decision, when the Lord will ask us, "You heard my message. What did you do about it? You heard the message of Fatima. What did you do about it? You heard the appeal of my mother to you." I don't know if you're familiar with the message of Akita in Japan. The Blessed Mother, well, hindi pa naman ito officially recognized, but in the message of Our Lady in Akita, Japan, she's actually prophesying about the things that are happening around us. So many tensions and conflicts around, so many wars and economic hardships and poverty and oppression. Unless and until humanity turns to the Lord and once again listen to the message of the Lord of repentance, of turning away from sin, believing in the gospel of love, of compassion, of mercy. So in this Mass, we pray that all of us who have heard the Word of God may begin slowly and gradually to observe it and apply it in our daily lives. Maraming salamat po ulit sa inyong pagdalo sa ating banal na misa. May mga nakikita akong bagong mukha. So welcome po sa inyo sa inyong pagbisita sa ating pong parokya. To our online parishioners, thank you for praying with us this morning. After the Mass, we will have our SMG word, Scripture Message from God, and we take up the prophet Joel. The Lord be with you. And with your spirit. And may our loving God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.